Magandang hapon na naman sa inyo, mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At siyempre, kasama pa rin natin, mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siya namang nagbibigay buhay sa ating mga napipiligliham sa araw-araw. Napiligliham nating napili, mga kaibigan, ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At ito ay tago lamang natin sa pangalang Virgie. Bueno, basahin na natin ang liham ni Virgie. Dear Kuya Peles, maaga po akong nabalo at malilit pa noon ang dalawa kong anak, kuya. At dahil gusto kong mabigyan ng magandang buhay ang dalawa kong anak, ay pinilit ko pong lumuwas dito sa Maynila. Taga po ako sa Bicol, kuya, at sa awa ng Diyos na itaguyod ko naman ang dalawa kong anak at hanggang sa sila ay magkaroon ng pamilya at magandang buhay. Para malinaw sa inyo, kuya, ganito po nag-umpisa ang aking problema, Kuya Peles. Ano ba naman kayo, Nay? Simpleng trabaho lang, hindi pa ninyo magawa. Tignan niyo tuloy ang anak ko. Muntik nang madisgrasya. Naglalaba kasi ako, anak. Kaya hindi ko na malayan na muntik nang mahulog ang apo ko. Uli-uli, Inay. Kahit na anong ginagawa ninyo, itigil niyo muna. Huwag lang madisgrasya ang anak ko. Pasensya ka na, anak. Hindi na mauulit. Talagang hindi na mauulit. Dahil kung hindi, doon muna kayo kay Tessie na kapatid ko. Ayoko doon, anak. Masama ang ugali ng asawa niya. Eh, wala akong magagawa. Kung ganyan ang ginagawa ninyo, napapabayaan ninyo ang mga apo ninyo. Anak, parang awa mo na. Ayoko doon kay Tessie. Parang awa mo na. Pwes, kung ayaw ninyong paalisin ko kayo dito, pagbutihin ninyo ang inyong trabaho. Oo, anak. Ipinapangako ko. Tingin niyo muna yung ginagawa ninyo. Magsahing muna kayo at tulog pa si Sheila. Sige, anak. Tatapusin ko lang itong binabad ko, ha? Hindi ba kayo nakakaintindi ng salita? Ang sabi ko, magsahing muna kayo dahil tulog pang asawa ko. Lintik na buhay to, ho. Bakit mo ba pinagalitan si Inay, ha, Raul? Eh, paano hindi ko magagalit sa kanya, eh? Muntik nang mahulog si Junior kanina. Pagpasensyahan mo na siya. Marami naman siyang ginagawa dito sa bahay. Nasaan na sila? Nagsasain ko na, dahil tulog ka pa kanina. Ako nang magsasain para makapagpahinga naman sila. Eh, nagsasain na nga, eh. Babayaan mo na. Hindi ka ba naawa kay Inay? Matanda na siya. Eh, para naman, mabawi natin ang pagpapakain natin sa kanya dito. Ikaw naman kasi, parang hindi tunay na ina ang turing mo kay Inay. Minsan tuloy, natataranta na sila kapag may iniutos ka. Pabayaan mo ako. Ayaw naman niyang doon tumira kay Tessie. Para naman siyang magpakain sa kanya. Huwag mo nang pilitin kung ayaw niya doon. Kaya nga, kung ayaw niyang tumira kay Tessie, pagbutihin niya ang trabaho niya dito sa bahay. Ano kaya, Tessie, kung kunin mo rin ang Inay dito? Dito na rin sa atin. Kaya ko naman ang trabahong bahay, eh. Huwag na. Baka may masabi si Kuya Raul sa akin. Eh, sinala lang lagi, eh. Yung nakikinabang sa nanay mo. Tayo naman dapat. Ayaw nila dito. Eh, paano mo naman nalaman? Eh, sabi ni Kuya Raul. Eh, bakit nga ayaw niya dito? Natumira sa atin, ha? Dahil sa ugali mo daw. Bakit? Ano bang ginagawa ko sa inay mo? Ewan ko sa'yo. Naaawan na rin ako kay Inay.
Kasi may edad na siya. Nako, malakas pa yun, Tese. Dapat dito rin sa atin para makatulong siya dito. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Ano ba kasing ginagawa ninyo, inay? Tingnan niyo tuloy ang nangyari. Nagalusan ang anak ko sa paglalaro. Hindi ko napansin, anak, kasi nagwawalis ako kanina. Kinuha pala niya yung bike niya. Ano bang sinabi ko sa inyo? Kahit anong ginagawa ninyo, tumigil kayo at asikasuhin ninyo ang anak ko. Iyak na iyak ang anak ko eh. Dahil sa galos niya sa may braso. Pasensya ka na, anak. Pasensya ka na talaga. Yan lang sinasabi ninyo. May magagawa pa ba ang paghingi ninyo ng pasensya? Tapos nagalusan na ang anak ko na disgrasya. Raul, anak. Doon muna kayo kay Tese. Siya naman ang magpapakain sa inyo. At nang siya naman ang mangunsumisyon. Parang awa mo na. Dito na lang ako sa inyo, Raul. Eh, ako, inay. Sawa na ako sa mga kapalpakan ninyo. Kaya sa ayaw at sa gusto ninyo, ihahatid ko kayo kay Tese. Doon muna kayo sa kanya. Anak! Itong tumataw. Ah, si Kuya Raul pala. Bakit kaya siya tumawag? Hello, Kuya, bakit ka tumawag? Ihahatid ko dyan, si inay sa inyo ngayon. Naku, Kuya, alam mo naman na hindi sila magkasundo ng asawa ko. Diyan na lang siya sa iyo. Ay naku, Tese, saung-sawa na ako sa kapalapakan ni inay. Bakit? Ano bang nangyari, Kuya? Napapabayaan na niya ang mga anak ko. Nagalusan yung panganay ko dahil sa kapabayaan niya. Talagang ganyan, Kuya. Matanda na si inay. Pagpasensyahan mo na. Kaya nga, dyan na siya sa'yo. Para naman ikaw ang mag-consumisyon sa kanya. Ihahatid ko na lang siya dyan ngayon. Pero Kuya... Basta hintayin mo na kami dyan. At ihahatid ko dyan sa bahay ninyo. Dahil sa nangyari niyong kuya, na napabayaan kong apo ko, ay kay Tese naman ako tumira sa anak kong babae. Wala naman akong masabi, kuya, sa aking anak na babae dahil mabait naman siya. Kaya lang, ang inaalala ko ay ang aking manugang kuya na hindi rin kami magkasundo. Minsan, kuya, ay... Kumain lang kayo ng kumain, inay. Ayan pa. Ayan pa po ang ulam, oh. Teka, akala ko ba uulamin na natin yung mamayang gabi? Bakit mo pinapaulam kayo, inay? Ano, magluluto na lang mamaya? Ako. Eh, magluto na lang ako mamaya ng uulamin natin, Rico. Masyado ka namang aksayado, eh. Ang hirap ang buhay ngayon. At isa pa... Bahala mga bilihin ngayon. Taba na to, anak. O, itago mo na lang yan para may ulamin kayo mamayang gabi. Hindi, inay. Magluluto na lang ako ng bagong uulamin natin mamaya. Hindi na. Itago mo na lang yan para may ulamin kayo mamayang gabi, anak. Hindi, inay. Hindi pa kayo nakakakain eh. Bahala na nga kayong mag-ina dyan. Tignan mo. Nagalit tuloy yung asawa mo. Sige na, anak. Ibalik mo na yan sa ref nyo.
tignan mo, di tahimik dito sa bahay nang wala na dito ang inay. Hindi mo dapat ginawa yun kay inay. Alam mo naman na ayaw niya dun kay Tessie dahil hindi niya kasundo si Nico. Ayan mo sila dun. Kahit gumastos ako ng pagpapalondri, basta tahimik lang ang isip ko. Kaysa naman laging pumapalpak si inay dito sa bahay. Eh, doon kaya. Alam mo naman ang ugali ng bayaw mo eh. Wala ring magawa si Tessie sa kanya. Ano ka ba naman, Sheila? Mas kinakampihan mo pa yata ang biyanan mo kaysa sa aking naasawa mo. Hindi naman sa ganun, Raul. Kaya lang, kawawa lang si inay doon. Eh, saan na siya lulugar dito? Hindi kayo magkasundo. Maliit na bagay, pinapagalitan mo. Eh, alam mo siya. Wala na tayong magagawa. Nandun na siya eh. Ewan ko sa'yo. Sarili mong magulang, pinagkakaitan mo ng pagmamahal. Balang araw, aanihin mo rin yan sa mga anak mo. Tignan mo ang ginawa ng nanay mo. Ah, sa mga damit ko. Nalagyan ng Clorox, oh. Magpasok ko yan sa trabaho. Kailan ko lang yung binili. Pagpasensya mo na si inay. Hindi naman niya sinasadya eh. Bagay mo pa kasi pinubaya sa kanyang paglalamay. Hindi ko alam na kinuha niya ang mga maruruming damit natin. Palayasin mo yung nanay mo dito. Ayaw ko na siya makita dito. Hindi ko naman. Saan siya pupunta? Hindi ka ba naaawa sa kanila? Hindi, balik mo siya doon. Yan ang Kuya Raul. Hindi nga sila magkasundo ni Kuya Raul eh. Eh ako. Eh alam mo naman na, noon pa, hindi na rin kami magkasundo ng nanay mo. Nico naman, hindi ka ba naaawa sa kanya? Matanda na si inay. Saan siya pupunta? Kung paaalisin natin siya dito. Pabayaan mo kung siya pupunta. Pero wish yung nanay mo eh. Nico! Sige, mamili ka. Kami na mga anak mo o ang nanay mo. Totoo naman ang sinabi ng asawa mo, anak. Perwisyo ako dito sa inyo. Inay, hindi. Para hindi na kayo mag-away na mag-asawa. Ang mabuti siguro, aalis na lang ako dito. Pasensya na kayo, inay. Wala akong magawa sa kanya dahil siya ang naghahanap buhay sa amin. Eh, ang kuya mo, para din niya akong pinagtatabuyan. Akala ko, matatahimik na ang buhay ko. Yun pala, mas masakit ang kahihinatan ko dito. Dahil inapalayas ako ng sarili kong manugang. Noong manakipag pakinabang ninyo sa akin, wala kayong nasasabi. Ngayong matanda na ako, kanya na lang ang ginagawa niyo sa akin. Inay, ayoko rin na masira ang pamilya ko. Hindi niyo lang alam kung anong sakripisyo ko sa inyo. Lalo na ang tatay ninyo. Ginawa ko ang lahat para mabuhay kayo ng marangal. Hanggang na kayo'y makapag-aral. At ngayon na maganda na ang buhay ninyo, pinagpapasapasahan ninyo ako na para bang wala na akong pakinabang. Inay? Sige, aalis na lang ako dito para hindi masira ang pamilya mo. Pipilitin kong mabuhay na mag-isa na malayo sa inyo ng kuya mo. At huwag kayong mag-alala. Kahit anong mangyari, hindi ako lalapit sa inyo ng Kuya Raul mo. Dahil nakakahiya naman sa mga asawa ninyo. Oh,
Labis akong nagdamdam, kuya, sa nangyari sa buhay ko. Dahil sarili kong mga anak, kuya, parang baliwala ako sa kanila. Mas mahal nila ang kanilang sarili at mga asawa kaysa magulang nila. Nagsakripisyo ako sa kanila noon, kuya, nung maliliit pa. Pero ngayon, kuya, nasa mabuti na silang kalagayan at pamumuhay, pinalayas nila ako. Sa ngayon, kuya, nagtitinda na lang ako ng tinapa at bonlis na bangus dito sa Maynila. Naaawa rin ako, kuya, sa mga apo ko dahil ako rin ang nag-aalaga sa kanila minsan. Pero kuya, hindi ko na kaya. Sa mga binibitawang salita ng aking anak at aking manugang, hindi ko na ipinagpilitan ang sarili ko, kuya. Bagkos, umalis na akong kusa para mamuhay na mag-isa. Ano po ba ang dapat niyong maipayo sa akin, kuya? Dahil sa aking mga anak, sana po'y mapayuhan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Bergie. Alam niyo, aling Bergie, nakakadurog ng puso ang kinahinatnan ng buhay ninyo. Alam niyo, nung ginagawa ko itong sura ng buhay ninyo, hindi ko rin mapigilang lumuha. Dahil naalala ko yung mga magulang na kinakawawa ng kanilang mga anak. Biruin nyo, maagang namatay ang asawa ninyo at may dalawa kayong anak, si Raul at si Tessie. Iginapang ninyo sila hanggang sa sila ay makapag-aral at makapagtapos at nagkaroon ng medyo magandang buhay. Pero nang wala na silang pakinabang sa inyo, pinagpasapasahan kayo at nitong mga huli ay pinalayas na kayo ng tuluyan na parang isang hayop na hindi man lang sila naawa sa inyo at hindi nyo alam kung saan kayo pupunta. At ngayon, nag-iisa kayo ng mumuhay at titinda kayo ng tinapa at polis na bangus ngayon. At ayon sa pagkakaalam ko, sapat naman ang kinikita ninyo, hindi ba? Aling Bergie, sa mga taong hindi nakakalimot sa Diyos, hindi niya pinababayaan. Tulad ninyo, bilib ako sa inyo, Aling Bergie. Meron tayong kasabihan na kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, iyan din ang gagawin sa iyo. Na sana, huwag naman sanang mangyari sa mga anyo. Aling Bergie, turo, kapag napakinggan nila ito, napanood nila itong ipinadala niyong liham, maaantigan ka rin ng mga puso. At nawa, Aling Bergie, ay pabalikin kayo ng inyong mga anak para kayo ay arugayin habang malakas pa kayo. Bueno, iyan na lamang siguro ang masasabi ko sa iyo, Aling Bergie, at naway kahit pa paano ay napayuhan ko kayo sa inyong inilapit na problema. Bueno, mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.